Amen. Hindi mo sana tabi mo, partner. Parang brutal story mo yan. Nagalit na yun, no? Hindi mo nga sana tabi mo, andyan ka ba, partner? Lord, ayon sa pagpunta, pag i-bless ka, i-bless ka. Kahit anong dami, kapatayan din. Okay, nasa Hong Kong ka pa, nasa Japan ka pa. Sabi mo, hindi ka mag-bibig. Maganda preaching niya. Hindi ba yan? Amen? Talapakan natin ang Panginoon. Ano yung una? Utang na loob. Sabi sa katang mo, utang na loob. Utang na loob. Ang dalawa. Ang dalawa. Pangatlo, ugnayan kay Lord. Sabi ugnayan, ibig sabihin, kumunek ka kay Lord. Sino dito kukunek ka kay Lord kahit anong mangyari? Amen. Kailangan nakakunek tayo sa Panginoon. Sabi doon, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Sino po dito naniniwala na kapag kahiwalay tayo sa Panginoon, wala din tayo? Amen. Kapag kahiwalay tayo sa Panginoon, wala tayong magagawa kahit anong sipag mo, anong galing mo. Sino man ang connection mo dito sa Hong Kong, ang pinaka-the best na connection mo at dapat na kumugnay, walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Sabi Lord, remain in Him. Remain in me. O paano tayo makakapag-remain sa Kanya? Para tayo makakapanatili sa Kanya. Hindi wala mga every Sunday na umaatin kayo, nakukunik kayo lagi ni Lord. Nakukunik kayo lagi sa mga anak ni Lord. Yun po yan. Kaya huwag po tayong mamimiss. Huwag po natin kakaligtaan na every na may gawain na ganito, kumukunik tayo sa Panginoon. Kumukunik tayo sa people of God. Siya yung pinakamatindi connection, provider, kaibigan, maker, at yung hope sa buhay mo. Kinahiralang, amen. Amen. Ugnayan kay Lord. Amen? Sino mo naniniwala dito? Dapat tumala din tayo sa Panginoon. Amen. Sino dapat naniniwala? Tayo dapat nadi-disciple. Kaya naman yung katabi mo, disciple? Disciple. In the New Testament, two times lang binanggit ang the word na believer. Three times lang ang the word Christian. 269 ang binanggit, pinakamarami, the word disciple. Tanungin ko kayo, anong marami sa church natin? Disciple? Christian? O believer? Sino dito naniniwala? Dapat ang ating sipag ang pinakamaraming disciple. Kasi ang mga disciple, marunong tumanaw ng utang na loob sa Panginoon. Marunong punahin si Lord sa buhay niya. Can I hear amen? Amen! Okay. Sino po dito mga nasa post-encounter? Wala. Posty. Sino mga nasa SOL? Sol 1. Sol 2. Sol 3. Eh yung wala sa Sol 1, Sol 2, Sol 3. Saan kayo? Sol 4. Sol 4 ang magsakit mo. Kasi ayaw nyo kumunek kay Lord. Sino gusto mo Sol 4 ka? Sol 4. Kapalis na kami. Asa pa kayo lahat ang mga pupunta ng langit? Amen! Burado kayo? Ano naman? Ika-uwis ako ako, sabi ko, sister, pupunta ka ba ng langit? Ay, oh, ako lang ang pastor! Hindi ka pupunta. Pastor, huwag lang ganyan ako. Eh, SOL nga, hindi ka makapunta, langit pa kaya? Grapas lang, $3 lang, hindi ka makapunta, pupunta ka ng langit? Sabi ko sa katanong mo, kapatid, saan ako mo? Last minute. Sino mo ang nagmamahal sa Panginoon dito? Galing natin kumanta. I love you more. Pamadasin, I can't say okay. Ihilang. Mapapahiin. Come on, let's worship the Lord. Come on, let's lift our hands. Tipid na tipid. Hindi mo pa nalang eh. Eh dapat pinapractice.
practice mo ng buhay langit dito sa Hong Kong. Kasi kung hindi mo ma-practice dito, paano mo ma-practice sa langit? Nasa kami magbunta ng langit. O, munti na kayo! Amen. Sa niniwala, kailangan nakakunik tayo sa Panginoon. Yan ang pinaka-the best connection mo. Hindi mo connection si Pacman, hindi mo connection si Chabi, ang connection mo hindi si Noy Noy, connection mo si Lord. Siya ang dapat connection natin sa buhay natin. Dapat lagi tayo pumugnay sa Panginoon. Amen? Next. Pag-uli. Pag-uglasa mo rito. Tingnan po natin. Ugnayan. Ano yung una? Utang na loob? Unahin. Number four. Umani para kay Lord. Grabe. Kasabi po natin. Sabi niyan, you did not choose me, but I chose you and appointed. Napigilin ka kami mo. In-appoint ka pala. In-appoint ka pala. To go and bear fruit. Fruit that will last. Then, basahin natin malakas. Then, the Father will give you whatever you ask in my name. Sino dito sa umaga nito may kaligilin na sa Panginoon? Sino yung mga mailangan sa Panginoon? Lahat tayo yung mga mailangan sa Panginoon. Sino yung wala kayong umaga? Ano man ang iyong dalangin? Nakabuli yung Panginoon. Kaya lang, kailangan nagbubo mata. Kailangan nagbibig ka. What is your primary calling? The baby Jesus. Primary calling? The baby Jesus. Jesus. Primary ministry? Jesus. Ibibigay ni Lord, ano man ang hilingin mo kung ginagawa mo yung pinagagawa mo sa buo. Alam niyo po, kahit po ano mangyari, kapag ka marunong kang tumanaw ng utang na loob, hindi ka bibitaw sa Panginoon. Pag inuuna mo si Lord, hindi ka niya ihuhuli. Ano man ang pangangailangan mo, ibibigay niya. Pag lagi kang nakakunik kay Lord, bumabiyo na yan. Umalo na yan. Dagan-dagan pang problema yan. Hindi ka makakalas ni Lord. Lagi kang nakakabit. At kahit ano mangyari, mag-multiply ka for the glory. Bakit? Malinaw ang panawagan sa iyo ng Panginoon. Hindi ka rin mo magpapalit ang Panginoon sa Lord. Ipapanoodin po tayo yung video. Sa video po na ito, gusto ko kung tingnan natin mabuti ano ang mensahe itong video na ito. Mexican po yung salita, pero may subtitle, basahin mo mabuti. I believe pagkatapos ng message na ito, lalagyan tayo ng matinding commitment ng Panginoon sa puso natin, na kahit na anong naging mangyari, sinitinigyan ang pagpapalat galing ni Lord. Sa pagsunod natin, may pagpapalat. Amen? Sininiwala, nakailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. Meron po akong isang slide. Sila, panuorin muna natin. Okay, let's watch this video. Okay, gusto ko po panuorin nyo itong sama-sama tayo. At tingnan po natin ang message.